lagi tayong masaya at lagi natin binimiti ang salita ng ating Panginoon Jesus at higit sa lahat ating inaasal ang bawat linggo ng ating buhay sa ating banal na pagkakataon. Bawat isa po sa atin may mga responsibility o responsibilidad na dapat niyang gawin. Patulad po sa isang pamilya, sa isang bahay po, ang ama o ang tatay, yun responsibilidad po siya sa kanyang mga pamilya, sa kanyang mga anak. Ang ginagawa ng magulang o ng tatay, siya ang naghahanap buhay. Siya ang gumagawa ng mga bagay na dapat niyang gawin upang ang kanyang pamilya ay makabuti at nagbigyan ng kinabukasan o magandang kinabukasan. Gayun din ang ina, di ba? Ang ina, maaga pa lang, gising na yan. Nag-aasikaso para sa mga anak. Ang ina, kung siya ang nagkaaruga, ibinibigay ang mga pangangailangan, niyahanda ang mga damit, ang pagkain, at higit, inaalam niya ang mga problema sa eskwelahan man o sa kanilang bahay. Gayun din po ang mga anak, di po ba? Ang mga anak, may responsible ba doon, lalo na yung panganay. Kadalasan pag ang magulang ay nasa abroad, ang tatay, yung panganay na anak ay siyang tumatayo bilang ama o ina sa kanyang mga kapatid. Nagiging breadwinner po. Gayun din ang nakabatang kapatid. Meron siyang responsibilidad sa kanyang mga magulang, sa kanyang nakagandang kapatid. Lahat po tayo may responsibilidad sa bawat isa sa atin. Katulad po na sinabi o binasa ni kapatid na ito sa Genesis chapter 4 verses 4 o 3 hanggang 9. At nangyari na lumalangan ang panahon ay nagdala si Cain ng kanyang ng isang handog ng mga bunga ng lupa sa Panginoon. At nagdala rin naman si Abel ng mga panganay ng kanyang kawan at ng mga taba ng mga yaon at nidingat ng Panginoon si Abel at ang kanyang mga handog. So makikita natin na yung dalawang magkapatid ay may responsibilidad sa kanilang Panginoon. Sila pareho ay nagkain ng kanilang mga handog, mga panganay, mga gandang bunga. Makikita natin dito sa verse 5, talagpat hindi nilingat ni si Cain ng kanyang mga handog at nag-init ng nainam si Cain at namang law ang kanyang lupa. At sinabi ng Panginoon kay Cain, bakit ka nag-init at bakit namang law ang iyong mukha? Kung ikaw ay gumawa ng mabuti kung ikaw gumawa ng mabuti, di ba ikaw ay mamalakatin? At kung hindi ka gumawa ng mabuti, ay mahahantusay ang kasalanan sa pintuan at sa iyo ipahihinuro ang kanyang nasa at ikaw ang papanginoon niya. Sa verse 8, at yun yung sinabi ni Cain sa kanyang kapatid na kay Abel. At nangyari, nang sila'y nasa parang, ay nagpuntin si Cain ng laban kay Abel at kanyang kapatid, at siya'y pinatay. At sinabi ng Panginoon kay Cain, saan naroon si Abel, ang iyong kapatid? At sinabi niya, ewan ko, ako ba'y nagpagbantay ang aking kapatid? Yan po ang mensahe natin sa umagang ito. Ako ba'y nagpagbantay ang aking kapatid? Am I my brother's keeper?
Alam po natin na bawat isa sa atin ay may responsibilidad, di ba? Pero ano po yung unang-unang responsibilidad ng bawat Kristiyano, o ng isang Kristiyano? Yung unang-una pong responsibilidad ng isang Kristiyano ay we are to love one another. We are to love one another. Ito po ay inuutos o inuutos ng ating Panginoong Jesus nung siya ay nasa mundo pa. Tumayan po natin ng John chapter 13. Upang nakita po natin kailan po yung inuutos ng ating Panginoong Jesus na dapat natin gawin. John chapter 13 verses 34 to 35. Ito po ang sabi. Isang bagong utos ang sa inyo ay ibinibigay ko na kayo ay mga kibigan sa isa't isa. Kung paano iniibig ko kayo ay mga kibigan naman kayo sa isa't isa. Inibig ng ating Panginoong Jesus ang mga makasalanan. Hindi po napunta rito ang ating Panginoong Jesus para mamatay sa mga mabubuti. O karapat dapat. Napunta po rito ang ating Panginoong Jesus na buhay na matay siya para sa mga makasalanan. Ngunit ano sabi po sa 25? At sa ganito'y mga kikilala ng lahat ng mga tao na kayo ay aking mga alagad kung kayo ay pag-ibig sa isa't isa. Napakaganda po na binigay ng utos sa ating Panginoong Jesus, ito ba? Sa ating mga kapatid. O sa ating lahat. Ito'y binigay niya nung siya nangangaral pa. At ito'y tinuro niya sa 12 apostol. At ito'y isunod din ni Mateo para sa atin sa ngayon. Sabi niya, no, mga kaibigan kayo sa isa't isa. Bakit? Dahil ito po yung unang utos na binigay sa atin. Dahil ito yung unang itinuro sa atin. Dahil ito yung unang ibinigay sa atin. At sa ganitong pamamaraan, pag-iibigan ng magkakapatid, makikilala ng lahat ng tao na tayo yung ngayon mga alagad ni Kristo na tayo yung mag-iibigan sa isa't isa. Ito rin po ay sinabi ni Pablo sa Romans chapter 13, verse 8. Sabi po rito, huwag kayong magkautang ng ano pa man sa kanino man. Maliban sa mga kibigan kayo sapagkat ang umiibig sa kanyang kapwa gaaganap ng kautusan. Yun po ang unang utos. Ang siyang gumagawa, gumaganap na umiibig sa kanyang kapwa o kapatid ay natutupad niya o nakakaganap siya ang kautosan. Sa 1 Thessalonians chapter 4 verse 9 sabi po doon, natapwa tungkol sa pag-iibigan kapatid, ay hindi ninyo na kailangan kayong sulatan pa. O sulatan ng sino man. Sapagkat kayo rin itinuro ng Diyos na mga ibigat kayo sa isa't isa. Ito yung sulat ni Pablo sa mga Tesalonica. Na sabi nga niya ay hindi na ninyo kailangan sulatan kayo sapagkat ito ay sinabi na sa inyo, inaral na sa inyo noong una pa na mag-ibigan kayo sa isa't isa. Tulad din po ni Pablo, agaya rin po ni ng ating Panginoon Jesus, ito rin po ay itinuro or
pagbubuli ni Pedro para sa atin. Sa unang Pedro, talatang isa, mga kabanatang isa, mga talatang dalawang-dalawa at dalawang-tatlo. Ito po ang sabi. O pagandang tutok. Gamang ilinis ninyo ang mga kaluluwa sa inyong magtalima sa kalotohanan, sapagkat hindi pakumbari sa mga kapatid, ay mga kaibigan ibigat kayo ng buong ninas ng iyong puso sa isa't isa. Ang sabi po, no, nilinis na tayo, nilinis na ating kaluluwa sa ating pagtalima sa katotohanan. So ang pag-ibig natin, hindi pakumbari, hindi po tupperware. Hindi po tupperware, sabihin po, hindi po plastic. Na, ang mahal ko yan siya, no? Well, pagtalikod. Hindi po gano'n ang inutos. Malinaw na sinasabi ni Pedro dito na hindi pagkumbari ang pag-ibig natin sa isa't isa. Sabi, mag-ibigat kayo ng buong ningas ng iyong puso sa isa't isa. Obedience to God also affects our relations with others. When you obey God's truth, we gain purity. From this clean life, we can love others the way we should. Our love must be genuine. It must be our true selves and do not pay. We can do this because we have been born again of children of God. Tayo po yung mga anak ng Diyos. Hindi po natin kailangan magipag-plastikan sa isa't isa. Hindi po natin kailangan na magpakita tao lamang. Ipakita po natin na mahal natin ang isa't isa. Kung ito po ay tinagubili ni Pedro, binigyan din digin ito ni Juan sa kabanat sa Unang Juan, kabanatang 3, talatang 1, ay 11. Sabi po rito, sapagkat ito ang pasabing inyong narinig, buwan pa sa pasimula na mga ibigan kayo sa isa't isa. Maninaw po, buwan pa sa pasimula. At tulad po na sinabi ni Pablo, ni Pedro, ito ay inuro na sa atin ng ating Panginoong Jesus. Buwan pa sa pasimula, ay mag-ibigan tayo sa isa't isa. We should love one another because love comes from God. Loving one another is not always easy, but who is all power, give us the power to love, even to love one another. If we say that I love God, pwede po natin ginagawa. Love God means obeying God's command. What is command? Love one another. Ito po ang responsibilidad natin bawat sa mga kapatid. Ito po ang saan dapat natin gawin. Our responsibility to one another is to love one another. It is necessary. Opo, kinakailangan po talaga. Una, ito ay utos na natin Panginoon Jesus. Ito ay tinuro ni Pablo. Ito ay itinagubilin ni Pedro. At ito rin ay binigyan din ni Juan. At sa ganito, sabi ko sa 35, verse 35 lang, chapter 13, 1. At sa ganito, magkikilala ng lahat ng tao na kayo'y aking mga alaga kung kayo'y may pag-ibig sa isa't isa. Sa paanong paraan po natin may papakita ang pag-ibig natin sa isa't isa? How we sure,
how we show our love for one another. Tignan po natin ang Romans 15:7. Kung ano po ang sinasabi. Sabi po rito, sa ganito ay mga tanggapan kayo, gaya naman ni Kristo na tinanggap kayo sa panwalatian ng Diyos. We are to receive one another. Accept one another. Thus as Christ also accepted us to the glory of God. Tanggapin po natin siya. Ano man po ang kanyang status sa buhay? Kung tayo man po ay nakakaangat at ang kapatid natin ay lababa. Isipin. Bakit ating Panginoong Jesus, di po ba? Tinanggap ba niya yung mga mabubuti? Tinanggap lang niya ba yung mga karapat-dapat? Nagpunta sa rito na matay si Jesus sa krus dahil sa ating mga makasalanan. Sa ating mga kasalanan. Mababa man ang kanyang pinag-aralan o maaaring na hindi siya karapat-dapat, nagkasala man ang ating kapatid, kailangan din siyang tanggapin. Kailangan na pagtanggap niya sa ating ang ating Panginoon Jesus. Nung kapingan kapatid niya hindi sa akin natin kapatosan sa labas ng kapatid 21. Medyo may nakwento siya sa akin na medyo wala akong nakakaya, wala akong ano, wala akong alam na may ganun palang isang problema. Maaaring siguro dahil sa hindi nila pagkakaintindihan. Bagamat sila ay patuloy pa rin na nagdidikot si Diyos. Ano pa? Kung ano ating mapapakita ang ating pag-ibig sa isa't isa. Sa Romans 14, verse 19, sabi po, kaya nga sundin ang mga bagay na makapapayapa at mga bagay na makapagpapatibay sa isa't isa. Ano po yung mga bagay ng papatibay sa ating pananampalataya, sa ating pag-ibig, sa paglago, sa kalaman? Ano po yung mga bagay na yun na siyang makakapagpatibay po sa atin? Bakit po kayo narito? Bakit po tayo narito? Bakit every Sunday narito tayo? Sunday ng morning, Sunday ng gabi, nandito tayo. Bakit? Kasi po, isang leader eh. Kasi po. Eh kasi po, yung speaker, kalinga. Kaya pa siya ang speaker, yung isang speaker, pupunta ako, kaya pa hindi, pupunta. Kasi po, ito yung utos eh. Ito yung tungkulin ko eh. Tama po bang attitude po yun? Kasi po eh, nakaraming ko, di po ako nakapag-worship, kaya punta ko yun. Kasi po, na kaya po tayo naririto, dahil mahal po natin ang ating Panginoong Diyos. Kaya po tayo narito dahil yung pagmamahal natin ay ginagawa natin dahil sa pamamagitan ng pagsamba. Narito po tayo upang tumibay ang ating mga pananampalataya o ating mahihinang pananampalataya. Upang lumago tayo sa pag-ibig.
upang makasama ko, makapiling ko ang mga kapatid. Nakasama ko ang lilingkod sa Panginoon. At malaman ko ang iba pang nais ng Panginoon para sa akin. At upang ako'y matuto sa kanyang mga salita. So both strong and weak believers need to grow. Both strong and weak believers need to grow. In faith, in love, in grace, in knowledge of our Lord and Savior Jesus Christ. Kaya po tayo narito. Dahil mahal natin ang ating Panginoon, dahil mahal natin ang Diyos, kaya ating ginaganap o ginagawa ang mga bagay nito. Dahil mahal ko ang Diyos, pinagsisikapan ko makarating ng Sunday ng maaga. Dahil mahal ko ang Diyos, pinagsisikapan ko makarating ng midweek Bible study. Dahil mahal ko ang Diyos, pinagsisikapan ko na lahat ng activity ng iglesia ay magampanan ko, magawa ko. Upang maging sang halimbawa ko sa iba. Sa mga mahihina at higit sa mga malalakas. Pangatlo po, we are to serve one another. Sa Galatians chapter 3 and chapter 5 verse 13, sabi po, Galatians chapter 5 verse 13 pala, sorry. Sapagkat kayo mga kapatid ay tinawag sa kalayaan, huwag lamang gamitin ang inyong kalayaan upang magbigay kadahilan ng salamat, kundi sa pamamagitan ng pag-ibig ay mga kilingkuran. Doon sa Manila, meron doon isang kapatid na may dad na siya, senior citizen po siya. Maaaring kilala nila Pari Willie, his familia to, no? Na siya ay kapansanan. Ang kapansanan niya ay sa hirap siya maglakad at nakayuro na siya kung maglakad. Nakagano na po siya maglakad. Pero nakakabilig po sapagkat katulad po nito, maaga po kayo, 8:30, nag-umpisa. Kami po, binago na rin po namin doon. 8:30 na rin po kami nagsisimula sa worship. Noong 9:30 pa kami nagsisimula, 9 pa lang nandun na siya. Noong 8:30 kami nagsisimula nun, 8 pa lang nandun na siya. Ang biyahe niya siguro is, meron siya po 3-4 kilometers ang biyahe niya. Siya lang po mag-isa. Siya lang po mag-isa. Ganoon katibay ang kanyang pananampalataya. Ganoon kanais ang gusto niyang mangyari o kagustuhan niya na mapaglilingkuran ng Diyos. Nakakahanga po. Kapagkat kung aanuin po namin, meron malalapit, isasakyan pa, pero late. Almost 300 o 200 meters lang, pero late pa, nasasakyan na yun. Pero ito sa kapatid natin, senior citizen, may kapansanan pa sa paglalakad, hirap pa siya sumakay, pero on time siya dumarating. Nakaka-inspired, mga kapatid. Kung makikita niyo siya, nakaka-inspired. Pangalawa, nalo pa ako eh. Magaling siya sa memory verse. Napakatalas ng kaispag niya. Galing niya. Hindi ko man siya, inaagaan ko siya. Isang pinakamagandang halimbawa
para sa akin na yung faith niya, yung pagnanais niya na makarating sa kalangitan, makapiling ang Panginoon na naroon sa kanyang puso, sa kanyang kagustuhan, sa kanyang pagmamahal. Kaya po, every Sunday, isa kami natin kapatid, talagang pinatiling ko rin itong may kapansanan, pinukuha niya ito ng tricycle para makauwi. Ganun siya maglingkod sa kanyang kapatid. Pukuha siya ng tricycle para yung kapatid natin, may kapatid natin may kapansanan, makasakay at makauwi. Pangapat, we are to bear one another's burden. Galatians chapter 2 or chapter 6 verse 1 and 2. Mga kapatid, kung ang sinumang ay masumpungan sa anumang pagsubay, kayong mga nasa Espiritu ay inyong papanumbalikin ang gayon sa Espiritu ng kahintinan na inyong pagbariin ang inyong sarili baka ikaw naman ay matukso. So makikita din yung responsibilidad ng malakas doon sa mahina. Responsibilidad ng Kristiyanong malakas doon sa mahina. Ano po ba ang responsibilidad ng isang Kristiyano na malakas doon sa mahina? Yung pag-aanyaya natin sa ating mga kapatid, yung pagsama natin na Brad, sama ka. Atin tayo ng midweek service o atin tayo ng activity ng iglesia. Isa yun. O yung kapatid natin na nangihina sa problema, maraming problema, maraming pinakasal na naman. At nakikita natin na gewang-gewang siya o hindi na siya nakapiling. Tayo man mga malalakas. Responsibility ba natin yun? Noong after nga lang ano namin, kasi meron kami na Saturday men's class. After na kami mag-aral, kumakain po kami. At doon sa aming pagkain, napag-usapan namin yung isang kapatid. At talagang ups and downs siya. Sa kanyang isang wala siya sa worship. Isang worship. Dati kasama namin siya sa midweek, wala na rin. So ito pag-usapan namin, mga kalaki yan na i-date namin. Sabi namin, isang kapatid na pinip, sabi sa amin, siguro Brad, ang gawin natin, i-date natin siya. Punta natin siya sa bahay, tapos labas tayo, ball tayo, para maano siya, maingalin ng mami natin. O kaya naman Brad, isang araw, puntahan natin sa bahay. Sa ganun pamamaraan, napag-isipan namin na, sige Brad, ganito namin natin. Pupunta tayo, isiset tayo ng araw, pupuntaan natin sa maski araw ng Linggo, after ng worship, puntahan sa bahay, didik natin. Sabi na po yan ang aming pinag-usapan. Sunday morning, na-bless po kami. Dinilig ng Panginoon, panalangin yung nais namin. Yung Sunday morning, dumating siya. Dumating siya at ang kanyang mga anak, ang kanyang buong pamilya. Natalak kami lahat, kami mga malalaki yan, kasi kami yung kalalaki yan na nakakalam eh. Wala lang ba nakakalam. So, nagkaroon lang kami. Okay, yes. Thank you Lord. Kapagkat nga, nais talaga namin siya na makapiling, makasama. Almost 2 years namin siya hindi nakakasama. Pero sinabi ng Panginoon, yung kung nais namin na makapiling siya, yung nga, Saturday, Sunday, ang morning, tumating siya. Makakatuwa din po ba, mga kapatid? Kung ang isang kapatid natin ay nangihina at sa lahat ng papasyalan o natin na pag-uusapan ng pasyalan, at darating Sunday morning.
Hindi lang tayo nagagalak, pati ang ating Panginoon Jesus na nagagalak. Ikalima po, we are to be forgiving one another. Sa Ephesians chapter 4 verse 32. At magmagandang loob kayo sa isa't isa mga mahabagin at mga patawaran kayo sa isa't isa gaya naman magpapatawad sa inyo ng Diyos ay Kristo. Kung ating kapatid ang kasala sa atin, alam po natin ang ating gagawin. Sa mga hindi po nga mananampala tayo, ay po sinabi ng ano. Sorry, pare. Okay lang noon. Ibig sa atin, hindi ba? Kapagat tayo tuloy-tuloy ng pag-ibig. Kung ating kapatid ay nagkasala, hindi po ba natin sa kakawain? Kung ating kapatid ay nagkasala, humihingi ng patawad sa atin, hindi po ba natin sa kakawain? Hindi po ba, Panginoon, na punta rin ito para sa mga makasalanan? So may karapatan po tayo na patawarin ang ating kapatid na nagkasala sa atin. Maging ang ibang tao na nagkasala sa atin, patawarin natin. Sapagat ito ang sinasabi ng Biblia, forgiving one another. Christians must demonstrate the same attitude as God in Christ. Demonstrate as forgiving us, also that Christian must walk in love just as Christ loved you. Kaanin po, we are to submitting one another. Ephesians chapter 5 verse 2 and 21. Sabi ito, napasahog kayo sa isa't isa sa takot kay Kristo. Pasahog po tayo sa isa't isa. We are family. We are the body of Christ. Hindi po natin sabihin na hindi natin kailangan na ating kapatid mahina yan. Hindi po natin pwede sabihin na ating kapatid ay dyan. Hambog naman yun eh. Hindi natin pwede sabihin sa kapatid na huwag na yan. Pagulo lang yan eh. Diba? Ano po sabi sa 1 Corinthians chapter 3 verse 22-26? Iisa tayo katawan. Hindi pwede sabihin ng mata na hindi ko kailangan ng tenga. Hindi pwede sabihin ng kailangan ng tenga na hindi ko kailangan ng bibig. Pero part siya ng katawan. Hindi po ba, pag na ang kalingkingan po natin ay nasaktan, ito lang ba nasasaktan? Ito ba buong katawan? Kung asang pa o sa parte ng katawan natin ay nagpupunyagi, di po ba lahat ang pupunyagi? Sasaya. Tayo po ay isang katawan. Marami nga lang po sangka. So we are to submitting one another, mga kapatid. Pangalawa, suriin o labihin natin ang ating tungkulin bilang tagapagbantay ng ating kapatid. Kapag may isang tao naging kapatid natin, alam po ba ang gagawin natin? Kapag nakita natin ang ating kapatid, ang tao ay naburuan, napautismuan, at naging kapatid natin, do we receive them into the family of God? Or ignore them? So pwede tanggapin natin, di ba? Kapagat siya man, ay napakong kasama ng Kristo. Bilang isang
individual. Tayo po ay kailangan din palakasin yung bagong kapatid. Encouraging din sa lahat ng babae. Encouraging din in the family of God. Or to be independent or put stumbling block in the way. Dito-bayan po ba natin siya? O tayo ang maligat lang para mawala sa daan? Or are we like a cancer? Inaihina ang buong katawan sa pamamagitan ba natin halimbawa o sa pamamagitan natin pananalita ating attitude kaya nagiging cancer tayo ating kapatid. Do we submit them or ignore them or rule over them? Do we serve them in love or nag-expect tayo na tayong mahalin? E papakita po natin ang ating pagmamahal sa kanila, ang ating pag-aaruga, ang ating paglilingkod. Sila ba'y ating binibisita sa kanyang tahanan? Sa kanyang tahanan? O tayo kailangang istahin ang bagong kapatid? Mga kapatid, tunay na tayo ay may responsibility sa bawat isa. Katulad po ng isang pamilya, lahat po ay may responsibility. Responsibility natin na palakasin ang mga mahina at lingkuran ang mga kapansan, masakit, kapansanan, mahalin ang mga kapatid na dapat mahalin at mga hindi dapat mahalin. Paglingkuran sila. Sa nawa sa umagang ito ay nakapagbigay o nakapagbukas isipan sa atin na ang misahe ito ay magamit natin patuloy paglilingkuran natin sa isa't isa. Pagmamahalan sa isa't isa. Sana po ang pagmamahal ng ating Panginoong Jesus ay tulad ng pagmamahal natin sa isa't isa upang tayo ang makilala ng mga tao na tayo ay nag-iibigan, na tayo ay nagmamahalan, na tayo ay lingkod ng ating Panginoon Jesus. Magandang maga po sa inyo lahat.